Kamusta na kayo, mga ka-TH? Ang topic natin sa ngayon ay tungkol sa small deposit. Ang small deposit ay may sorpresa. Bago tayo mag-umpisa, balikan natin yung tungkol sa compass. Kailangan natin itong balikan, mga ka-TH, kasi unusual ang position ng compass nitong small depo na pag-uusapan natin. Ang cardinal ay nasa mga direksyon ng north, south, west, east. At ang intercardinal naman ay nasa pagitan naman ito ng mga cardinal point. Yan naman ang intercardinal. Northeast, southeast, northwest, at southwest. Bakit natin inulit ito? Meron kasing sikreto dito, mga ka-PH. Ang isang natumbok namin na bolt na nasurpresa kami, eh hindi dito nakaposisyon. Hindi sa intercardinal. Ito kasing binabanggit natin dito na hindi naka-align dito ang small depo na pag-uusapan natin. Kaya lang malayo siya dun sa small depo na dito. Mas malayo siya ng konti. Ang binaong kasi ng hapon, mga ka-PH, ay laging o mayroong connection sa tinatawag na geometric shape. Puro geometric ang ginamit nila. Kaya nga common yung mga marker nila ng mga triangle, square, rectangle. Lahat yan. Lahat na yung mga geometric. Coded marker yung mga bato na yan. Hindi nakalagay sa threshold code yung mga meaning niyan. Mayroon kasing particular na kahulugan yan. Yung sinasabi ko sa inyo noon na kapag naintindihan nyo kung proseso kung paano binaon ng hapon ito, mababagong pananaw nyo sa pag-treasure. Ito yung napakahalaga. Kaya hindi natin pwede iwanan itong big five. Pag-uusapan natin yung maliit na deposito dito, pero itong big five, babalikan natin to. Kasi dito, sa test dig pa lang, mahahalata nyo na kung nandiyan kayo naghuhukay. Yun ang kailangan natin pag-usapan. Itong pinag-usapan natin na ito, mga ka-TH, tungkol sa compass alignment. Iba ang tawag dyan. Let's say, cardinal is north, south, west, east, intercardinal. North, east, south, east, north, west, south, west. Mayroon pang isa, itong tinatawag na secondary intercardinal. Na andyan nakaposisyon ang natambok namin na bolt noon na maliit. Ang akala ko nga noon, aabot pa kami ng 30 feet, 36 feet, gaya na natumbok namin doon sa in-upload ko na TH Story 7. Hindi, na-surpresa kami. Kasi sa small deposit, pag nalaman nyo kung paano tumbukin yung maliit, mga ka-TH, mayroon tong sorpresa. Kailangan nga lang matumbok nyo kung nasaan yung pinakamababaw. Ito yung sinatawag na secondary intercardinal. Yan yung position, it's ito compass, nandito ang north. Ang secondary intercardinal point, mga ka-TH, nandito yan, in between intercardinal at saka cardinal point. Nasa pagitan siya nito. Kasi ang natumbok namin noon, naandyan nakaposisyon. Yun ang alignment na nakita ko. Pero ang nangyari kasi nito, ganito mga. 2 years after nang natamaan namin yung bolt doon sa gumuho sa TH07 na pinos na may nabuo kaming team, sinama ako sa isang lugar. Doon ko nalaman ng history. Ito palang lugar na to, bulubundukin siya. Malapit na sa paalan ng Sierra Madre ito. May kakilala kong na kasama namin sa operation, nandito ang bahay niya. Lubak-lubak yan, mga ka-TH, ang kalsada dyan. Kaya hirap kami umakit dyan. Pero mula dito sa kanto na to, ang site, mga around kalahating kilometro mula dito, papunta doon sa site. Pero mayroong kakaibang nangyayari dito tuwing December. Kaya naging hot na hot sa treasure hunting operation itong lugar na to. Kada December, mayroong isang bus load na puro mga turistang hapon. Pumupunta lagi dito. Alam nyo kung ano ginagawa. Nag-iiwan ng mga bulaklak sa area na to. Nag-iiwan ng mga bulaklak. Isang pagkakataon, nakausap ng mga taga roon yung isa sa mga turista. Nag-reveal yung binanggit yung daw pala mga kamag-anak nila na andito sa area na to namatay. Nag-suicide sila rito. May tunnel daw na malaki. Kaya lagi nilang nilalagyan ng mga bulaklak niyan sa area. Iba-iba nilalagyan nila. Meron dito. Ang distance niyan, mga ka-TH, yung mga pinaglalagyan nila, iba-iba. Minsan 100 meters dito, kanto na to. Pero dito mayroong creek dito. Dito madalas sila naglalagay ng bulaklak. Marami. Sa creek na yan dito. May tulay dito na maliit eh. Parang culvert lang. Tosang. Pero itong creek na to, dead creek yan. Walang tubig yan. Ito nang nangyari dyan. Kaya, nung time na nag-operation kami dito, nalaman ko yung story ng lugar na to. Dumating ang time, napuntahan namin ang site doon. Kasi ang site owner dito, batang paslit siya. Mga nasa around 5 years old. Kwento niya sa akin, nasa 5 taon daw siya. Pinaalis sila sa lugar na yun. Pero, ang lupa nila, pagbalik nila, may nakatanim na mga punong mangga.
Dito na ako nag-umpisang magsuri tungkol dun sa compass alignment ng mga mangga. Ito kasing puno ng mangga na to. Pagka diniretso namin sa ano sa south, ito kasi nasa north, ito yung posisyon ng hinuhukay namin. Pag diniretso namin sa south yan, ito na. Kung ito ang big five, ang intercardinal niya, nandito dapat. Let's say ito yung center. Center yan, nandito nga yung big five eh. Ito yung south, nandun yung ano, north. Ito, cardinal point ito. West, ito west. Nandito ang east ng big five. Dito puno ng kaimi ito. Nakaposition sa intercardinal yan pagkagaling dito. Kaya ito may small deposit din dito eh. Pero mayroon isang puno ng mangga dito. Kaedad na raw ng kaimi ito yan. Kaya mga mangga na ito eh. Kasi dumating sila may mga mangga na dito eh. Nung liberation na, nagkaroon ng mangga yung lupa nila. Ito mga walang alignment yan. Panggulo lang. Pero ito talaga yung pinakamalaki. Naka-align yung kay Mito. Ito, hindi naka-align siya sa cardinal. Hindi rin naka-align sa intercardinal. Dito kami naghukay kati. Dito namin natumbok yung bolt. Nandito yun. Nasa position ng secondary intercardinal. Ito yung punong mangga. Yung big five nandito. Ang position niya dito, south. Ang position niya dito, west ito. West. Nandito ang east. Cardinal, cardinal, cardinal. Ang intercardinal niya nandito. Pero may bato dito sa intercardinal na to. Yung tinuturo nito pa ganyan, mayroong bonsai na puno ng mangga nandyan. Sabi niya sa akin, sabi ng matanda, ilang dekada na yung puno niya, hindi lumalaki yan. Kaya ang height kasi nito, mga sa, hanggang sa tuktok ng dahon niya, mga nasa 15 feet lang. Pati mga dahon niya, liliit na eh. Na bonsai, sabi niya. Namunga raw yung mga mangga dito, pati ito namunga yan. Pero ito, hindi namunga yan kahit kailan. Pero ito, tinuturo ng bato nito, napasel ako, ito tinuturo niya, hinukay namin dyan niya, dyan tumama kami sa bolt. Pansinin niyo yung alignment niya. Ito kasi, ito west, ito south. Papatak na ito ay southwest. Dito, ang daming marker dito, kati. Pero ito, mayroon naka-usli dyan na pyramid, dulo lang. Parang bato lang na nag-form ang pyramid. Akala namin maliit lang. Ang laki pala. Mga nasa around 40 kilos yung bigat. Mga tatlo kami bago namin nabuwal. Eh. Ginawang takip lang. Nang binuwal namin niya, nasa ilalim niya, ink bottle. Ayun, binidyoan ko. Ang pagitan nitong ink bottle, saka ito, 1 foot lang yan, ka-TH. Ganun lang magkadikit yan. Pero bago kami tumama sa ink bottle ito, mayroon pang bilog na semento dyan. Tinlaki ng piso na malaki. Ganyan. Perfect ang pagkakaukit. Nandito yun. Nasa pagitan itong bato na nakaharang at saka itong ink bottle. Hinukay namin yan. Nandyan yung coloration na gaya nung tinamaan namin sa TH Story 07 na in-upload ko. Yung mga kulay na nakita namin doon, nandito rin. Kailang ang iksi lang ng mga pagitan niya. Magkakadikit lang siya. Ang interval may orange, may iba-iba, may puti. Pagdating dun sa bolt, ang itsura ng bolt, mga ka-TH, ganito. Yung kulay na brown na lupa na itinabon dyan, nahawa nung itim. Kaya malabas yung itim na to, hindi naman sa lupa talaga, nanggaling sa bolt, gumapang lang paakyat. Kasi ang kapal nitong itim na to na lupa ay brownish na dark eh. Nasa around 6 inches lang yata. Pero ito, ang laki nito, mga ka-TH. Dito sa gilid nitong bolt na yan, mayroong nakasandal yan na perfect na heart, marmol na heart. Ang kapal niya mga TH, mga ganun lang eh. Pero ang lapad niya, siguro ang bigat niya mga nasa 25 kilos. Binasag niya kasi marmol to, akala niya kung may laman ako ano man, pinagpira-piras niya. Pero may sorpresa niya, kaya pala sinandalan ng batong ganyan niya. Meron dyan square, perfect square, nakaukit. Yung perfect square na yan, meron pang ukit dito yan. Ang daming kanji nakasulat dyan, di na namin mabasa kasi natunaw nung parang binuhusan ng chemical to eh. Tapos dito may cross, nakatagilid. Ang pagkakaintindi ko nito, malambot pa yung chemical ng bolt. May latang kwadrado na nakapasak dyan. Butas yan. Habang malambot pa yung chemical ng semento.
Tapos isinalpak diyan, nilagay diyan yung mga treasure. Saka binuhusan ng same properties nitong bolt. Same properties na chemical. Tapos hinugot yung lata, tinanggal ang lata. Makikita mo yung guhit niya, yung dinaanan lang talaga nung insinalpak nila dito na yero. Eh. Yun lang ang makikita mo dyan. Eh. At saka naghilom, nagdikit na dahil parehong chemical yung ginamit dito. Dark. Ganun itsura niya. Pero dito may nakaukit yan. Ang nakaukit dito, rectangle. Yan. Tatlo. Sa baba niyan, dito mayroong nakaukit na cross. Yan. Nakasandal. Nakatagilid. Nasa gitna ng kwadrado, naguhit yung mga nakaukit na kanji. At itong triangle, nasa loob din itong square na guhit. Nasa labas yung cross. Ganyan itsura. Kung yan sa video, nakita nyo yung... Pansin nyo naman yung bote, yung marker na nakuha namin dito. Yun, tapat na tapat itong bolt. Ganito yun. Yung ito, iba-ibang kulay yan. 6 feet lang kasi ito, mga ka-TH. Mula dito hanggang dito, 6 feet lang yan eh. Nakausli dito yung bato na courting pyramid. Tapos yung bilog na tinutukoy ko sa inyo, nandito. Yung ink bottle, nandyan. Sinukay namin, ang gaganda ng kulay dyan. Orange, may reddish, may pink. Tapos bigla nag-black dyan. Tapos hindi na rin mabasag. Kaya lang ang nangyari, na-wanted kami dito. Masalimuot ang nangyari dito, mga ka-TH. Nung time na inabutan namin ng bolt, hindi namin mabasag. Hindi namin matinag ng kahit sinsilo ano. E nagkataon, may nabibilhan ng dinamita sa area. Dahil nga sa yung range na, yung area na yon, mountain ranges ng paanan ng Sierra Madre, eh, may nagmimina ng mga marmol. Ang ginawa namin, binutasan namin dito yan. Ang nabubutas namin, mga ganyan lang. Isang linggo na gaganyan lang. Kakasinsil. Hindi na namin mabutas ng malalim. Habang lumalalim, tumitigas na siya. Sinusuot namin dun yung blasting cap, saka yung ammonium. Saka naman ang ginagawa namin, detonator dito, katol, mga ka-TH. Puputol lang kami dun sa katol. Tatansyahin namin, nag-uusap-usap kami. O ito, hanggang ano oras to? Tatansya. O sige, baka mga aabuti ng alas 10 ng gabi yan. Pagdating na alas 6, nakalagay na yung dinamita dyan. Yung katol na yan, iti-tape na namin dito yan. Ayaan na namin yan. Pagdating na mga bandang alas 10, alas 11, sasabog na yan. Kaya lang minsan, ang aga-aga pa dahil mahangin, hindi inaabot na alas 10, alas 8 parang sasabog. Doon na kami na wanted ng barangay. Hinanap kami. Nung time na bumalik kami dito, isang pagkakataon na lang, hinarang kami ng may-ari. Sabi sa amin, huwag na kayong bumalik dyan. Hinahanap kayo ng barangay. Kasi nagpapasabog kayo dyan, walang permit. At saka walang minahan dito. Ang layo pa ng minahan dito. Naririnig silang sumasabog ng dinamita ng mina. Eh makulit yung isang kasama namin. Dahil nag-iba na yung ugali, doon bolt na eh. Nangulit na lang nangulit eh. Kahit na ayaw nung may-ari na pumunta kami doon. Gusto pa rin niya pumunta kami doon. Kinukulit pati ako, pati yung kasamahan namin. Isang umaga na lang eh. Nagulat kami habang nandiyan kami sa mga bolt niya. Umakyat kami. Nandun yung mga anak ng may-ari. Ang sabi sa amin, ikaw wag ka nang babalik dito. Yung taon binabanggit ko na makulit na to. Hindi ko sabihin ng pangalan, pero namayapa nito, may karamdaman. Kailan lang to namayapa. Pero ikaw, Joe, pwede kang bumalik. At saka ikaw, yung isang kasamahan kong katropa ko, hindi ko sabihin yung pangalan. Hanggang ngayon, nakakausap ko pa itong katropa ko na to, na isa, nandito sa amin. Ang lugar kasi na ito, mga limang bayan lang ang distant dito mula sa tinitirhan ko. Mga ano, ibang probinsya itong sa TH07, mga TH, ibang probinsya yan. Ito, ibang probinsya to. Hindi ko lang pwede sabihin yung mga province. Kapag nakita nyo ang Big Five, nalaman yan just, kumbaga eh, na-determine nyo na dito ang Big Five sa area na to. At natunto nyo dito sa intercardinal, may small deposit dito. Kung mapatrace niya may small deposit din dito, since hindi naman natin pinag-interesan to eh, dahil nga baka may big load dyan, nagkamali ka, akala nyo small big load pala dito, mother load actually, dito, yung big five kasi dito may mother load minsan nilalagay dito sa cardinal points eh. Kaya dito tayo sa intercardinal lagi. Yung distance nito, at saka distance niyan, parehas yan, equal yan. So ang, pwede nyong gawin,
yung sukat nito at saka ito, tuntunin nyo yung gitna, yung maliit na natumbok namin, katiit, nandito yun. Yan ang position niya, katiit. Mas malayo siya kaysa dito. Yung area ng small deposit doon sa intercardinal, at kung mayroon man dito sa cardinal point, mas malayo itong maliit na to. Itong distance kasi nito nasa tantya ko dun sa isang may, yung sa may bato na tinutukoy ko na, na nakita namin na nakausli tapos eh nakaturo sa puno ng mangga na punta. Ito, ito. Itong bato na yan. Dito, oh, dito nakaposisyon dito yan eh. Dito. Nandito yung parang bonsai na puno ng mangga. Ganyan ang position niya. No? Kung makikita nyo, triangle ba rin, no? Isometric. Kaya yung tinatawag na geometric shapes, laging involved talaga dito. Kasi ito intercardinal to eh. Ito cardinal point to eh. Intercardinal. Ito na ngayon yung secondary intercardinal. Makikita nyo, naka-triangle siya. Ang panantya ko meron pa dito yan. Kaya lang hindi small deposit yan. Ito. Medium na to eh. Kaya napapansin nyo, marami kayo makikita ang mga marker na ganito. Nakaukit sa bato. May mga butas. Nakaposisyon ng mga deposito. Pag nakita yun sa bato, nakaukit yan. Dito sa area na yun, nalagay yun ng bato na yun. Pag may nakita naman kayo, nakaposisyon na bato na ganyan, ay nakaukit sa bato na ganito. Umiwas-iwas kayo dyan. Big 5 yan, katiit. Ito yan. Big 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5. Itong ganitong diamond type, nandito yun, mga ka-TH, ito na yun. Yung sinasabi ko sa yung advanced load spotting, ito, nag-umpisa na tayo kasi marami pa tayong geometric shape na ipaliliwanag dito. Lahat involved dito, geometric shape. Ito nga palang sitwasyon noong time na nag-ooperate kami. Lumak-lubak ang kalsada rito. Kapag tag-ulan, putik to. Mahirap umakyat dito. Pero ngayon, napakalaki ng pinagbago. Ang mga picture nito sa Google Map ay updated noong 2019. Kaya bago-bago pa ito. Dito iniiwan ng hapon ng bulaklak. Lumulubog ang tubig dyan. May butas dati dito pero ngayon wala. Dyan din kami umaakyat kapag punta kami sa site. Dito naman ang bahay ng ating kakilala. Na ngayon ay namayapa na pinaalis na sila dyan. Ito, sa taas na to, nandito maraming batong kulay pula dito. Pero ngayon tinaguna na. May naguhukay din dito nung time na nandiyan kami. Isang umaga na lang pumunta kami dyan. Napakaraming bulaklak na sunflower dyan. Niwan ng mga Japanese na nasa bus. At sa baba nito, nasa tabi ng truck na sa may kaliwa ng truck na yan ay ang creek. Galing doon sa taas. Yan, nandiyan ang creek niyan. Papa. Dead creek yun, walang tubig. Pero ito, napakalalim nito. Dati, ngayon tinabuna na. Ibang-iba lang mga ka-TH. Darating ang panahon siguro, mayroon pa rin makakadiscovery ng ating inoperate na yon na natagpuan natin ang bolt. Ito yung area niya kung saan namin natagpuan ang bolt na napakababaw lang. Pero bago kami umalis, tinabuna namin yun at pinatag namin dahil sa request ng ating kakilala na nakatira dito sa lugar na to. Dahil pinaalis na kami. Yan lang mga ka-TH at sa mga bago pa at sa mga ibang ngayon lang nakapanood, paki-subscribe na lang at like nyo na rin ang mga video. Shoutout nga pala kila Mick J. Flores, Jobelon Epili at Romeo Nieva. Okay mga ka-TH stories, Small Depot Group Hunters. Yan lang muna ang story natin sa ngayon. Magandang araw sa inyong lahat at God bless.